Inatitiyak naman ni Senator Christopher Bongo ang mga serbisyong pangkalusugan na inaalok sa ilalim ng Department of Health o DOH at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa senador, nakukulangan siya sa serbisyo ng DOH at PhilHealth kaya't hiniling nito na huwag munang aprobahan ang kanilang budget para sa 2025. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Nakukulangan si Senador Christopher Bongo sa serbisyo ng Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kaya't hiniling nito na huwag mo nang aprobahan ang kanilang budget para sa 2025. Sa budget deliberation sa Senate Subcommittee on Finance, hiniling ni Go kina Health Secretary Teodoro Ted Herbosa at PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma na lumagda ng commitment letter. Para sa DOH ay kailangan itong tiyakin na magpapatuloy ang walang tigil na operasyon ng mga malasakit center sa bansa. Ang pagtatayo ng malasakit center sa magitan ng Republic Act 11463 ay inakda ni Senator Go. Ganon din ang tuloy-tuloy at walang tigil na pagbibigay ng medical assistance para sa mga mahirap na mga pasyente sa magitan ng mga malasakit centers. Samantalang sa PhilHealth ay napakarami ng ipinangako ang kanilang pangulo na si Ginoong Emmanuel Ledesma, ngunit napako ang mga ito. Kabilang na dito ang pagbaba ng premium contributions, pagtataas sa case rates, palalawakin ang mga benepisyo para sa mga miyembro, libreng gamot at wheelchair, sasaklawin ang mga emergency cases, dental at optometric services, tanggalin ang 24-hour confinement requirement at ang pagtanggal rin sa single period of confinement policy. Pinabura ni Senador Pia Caytano ang kahilingan ni Senador Bongo kahit sinabihan sina Secretary Herbosa at Ledesma na mag-comply bago nila i-endorso ang kanilang budget sa plenary. Una nito'y kinastigo ni Senador Go si Ledesma dahil sa hindi pagdalo ng hearing noong October 2 na siya mismo ang nag-set ng date. Nagsumiti ito ng medical certificate na kailangan niyang magpahinga ng 2 araw dahil sa pananakit ng kanyang likod. Ngunit kinabukasan, kasama niya si Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Sabi ninyo, available kayo noong October 2. 2 hours prior to the hearing, sasabihin mo hindi ka makakapunta. Nag-submit ka ng medical certificate dated October 1 showing recommendation of his physician to have a bed rest for 2 days. Pero 2 hours mo binigay sa amin, respeto naman po, Mr. Ledesma, kung gusto mong respetuhin ka rin po. Respeto lang po hinihingi ko kung gusto mong respetuhin ka. Bakit nung October 3? Tingnan nyo. Kung sakit yung likod mo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.